Gulay po kayo! 50 na lang ito dahil paubos na! Bilhin nyo na! Sigaw ni Sheena sa loob ng pamilihan ng mga gulay, isda at karne. Isa siyang tindera ng gulay sa kanila habang wala pa siyang nahanap na trabaho at hindi pa siya tinatawagan sa mga ina-applyan niya. Boss, gulay po kayo! Tawag pa ni Sheena sa dumaan na lalaki. 50 na lang ito, boss! Bilhin nyo na para maubos na itong paninda ko at makauwi na rin ako! Sabi pa ni Sheena. Pero nilagpasan lang siya nito at hindi pinansin. Kaya naman, napasimangot na lamang siya dahil akala niya makakauwi na siya ng maaga. Pero hindi pa pala. Hindi pa naman kasi naubos ang paninda niyang gulay kaya naman hindi pa siya pwedeng umuwi pa. Sayang naman kung uuwi siya. Iisang kilo na lang ang gulay na natira kaya dapat mabenta na niya iyon ngayon. Wala naman siyang magawa kundi ang magtiis at maghintay kung may bibili ba sa kanyang gulay na natira. Paubos na! 50 na lang! Sigaw pa niya para maghanap ng customer. Subalit, nakailang sigaw at tawag na siya ng customer, wala pa rin bumibili sa kanyang gulay. Kaya tumigil na lang si Sheena sa kakasigaw dahil malapit na siyang mawalan ng boses. Kung walang bibili nito, uulamin ko na lang to. Sabi pa niya sa kanyang sarili. Ilang minuto ang lumipas ay wala pa rin bumili sa huling gulay na paninda niya. Kaya naman, naisipan na ni Sheena na umuwi na lang at ito na lang ang gagawin niyang ulam. Tumayo agad siya at sinimulan na niyang magligpit ng kanyang gamit. Ngunit nang magsimula na siyang magayos at magligpit ay may lumapit sa kanya na isang customer. May gulay pa ba? Tanong nito sa kanya. Kaya naman, tinigilan ni Sheena ang kanyang ginagawa at hinarap nito ang isang customer na nagtanong sa kanya. Uy, Suki! Ikaw pala yan! 50 pesos na lang ito dahil paubos na. Kunin niyo na, Suki! Sabi agad ni Sheena sa customer. 40 na lang yan! Sagot naman ito sa kanya at humingi pa talaga ng discount. 45 na lang, Suki! For the go na! Kumbinsi pa ni Sheena sa bumili. Sige, sige. Bilihin ko na. Sagot ito sa kanya. Kaya naman, mabilis na inilagay ni Sheena ang gulay sa plastic. Pagkatapos ay agad naman niyang binigay sa bumili. Nang mabayaran na siya ay sobrang lapad ng kanyang mga ngiti. Dahil sa araw na yon ay ubos na naman ang mga paninda niya. Sana ganito araw-araw. Sabi ni Sheena sa kanyang sarili at ngayon ay abala sa paglilinis at pagliligpit ng mga gamit niya sa kanyang pwesto. Mabilis lang naman niya iyong natapos. Nagpaalam agad siya kay Aling Bebang na mauuna na siyang mauwi. Si Aling Bebang ang katabi ng kanyang stall sa loob ng palengke. Naging malapit na rin si Sheena rito. Pagkatapos niyang magpaalam kay Aling Bebang ay umuwi na agad si Sheena. Pero habang nasa daan siya, binibilang niya ang perang kinita niya sa kanyang binentang gulay. Iniisa-isa niya ang perang nasa bag na nakasabit sa balikat niya. 1,000, 2,000, 3,000, 4,500. Bilang ni Sheena sa kanyang kinita sa buong maghapon. Sana talaga ganito araw-araw para mas ganahan akong magtinda lalo. Masaya pang sabi ni Sheena sa kanyang sarili. Pagkatapos ay muli niyang ibinalik sa bag ang pera niya. Abot langit ang ngiti ni Sheena habang naglalakad pa uwi sa bahay niya. Ngunit nagulat na lamang siya nang may kumalabit sa kanya. Tulong po! May bad guys pong humahabol sa akin! Sabi nito sa kanya matapos siyang kalabitin nito. Nagulat naman si Sheena nang makita niya ang kumalabit sa kanya. Isang batang lalaki na tansya ni Sheena na sa edad 7 taong gulang ang bata. Madungis at sira-sira ang suot na damit nito. Anong nangyari sa'yo? Diyos kong bata ka? Sino ba kasing matinong magulang na pinapabayaan ang anak? Sabi naman ni Sheena at binuhat ang bata. May bad guys pong humahabol sa akin! Itago niyo po ako! Sasaktan po nila ako kapag naabutan nila ako! Takot na sambit nito sa kanya. Nang marinig ni Sheena ang sinabi ng bata ay tumakbo agad sila at pagkatapos ay sa shortcut na dumaan sila. Siniguro ni Sheena na hindi sila makikita o masusundan man dahil siya lang ang may alam sa daan na iyon. Nang masiguro ni Sheena na nakalayo na sila, huminto at binaba niya ang batang karga-karga niya dahil sa pagod mula sa pagtakbo nila. Hingal na hingal siya habang nakahawak sa kanyang mga tuhod.
habang ang bata na mga kasama niya ay nakakapit pa rin sa kanya. Natatakot po ako. Sabi pa nito sa kanya. Kahit hindi pa nakabawi si Sheena sa kanyang hinihinga. Sinagot pa rin niya ito at sinabing, "Huwag ka matakot. Narito ako at hindi kita pababayaan." Pagkumbinsi namang sabi ni Sheena rito. Mas lalong humigpit ang yakap sa kanya ng bata. Pagkatapos ay may narinig silang parang nag-uusap sa di kalayuan sa pwesto nila. "Nawala ang bata! Nakita niyo ba?" Rinig na sabi nito. "Di pwede to. Di pa tayo nakahingi ng pera pang ransom sa bata. Hanapin niyo, banda roon!" Sabi naman ng isang tinig na parang siya ang leader ng grupo ng kidnapping na naganap. Mas lalong natakot at napayakap kay Sheena ang batang kasama niya ngayon nang marinig nito ang boses na nag-uusap. Agad namang niyakap ni Sheena pabalik ang bata para maramdaman nito na hindi niya pababayaan ito. Medyo kumalma naman ang takot na nararamdaman ng bata. Di nagtagal ay unti-unti nang lumayo ang mga tinig ng mga kidnappers sa pwesto nila. Kaya naman, naging panatag na ang loob ni Sheena sa mga oras na yon. "Mukhang wala na mga dumukot sa'yo," sabi ni Sheena sa bata. Subalit hindi pa rin ito umalis sa pagkakayakap sa kanya. Kaya naman, dahan-dahan siyang humakbang at tinignan kung wala na ba talaga ang mga kidnappers habang buhat-buhat ang bata. Nang makita at masiguro ni Sheena na wala na nga talaga ang mga ito, lumabas na sila sa kanilang pinagtataguan at umuwi sa kanyang bahay. Dinala niya ang bata na ngayon ay hindi pa niya alam ang pangalan. Malapit naman sila sa kanyang bahay. Mabuti na lang talaga at madilim na, kaya hindi o walang nakapansin sa kanya na may kasama siyang bata. "Ayan, safe ka na." Masayang sabi ni Sheena sa bata nang makapasok na sila sa bahay. Pero nang muling mapansin ni Sheena ang itsura ng bata, agad niya itong niyayang maligo. "Maligo muna tayo?" Pag-aya ni Sheena sa bata. Sumunod at lumapit naman ito sa kanya. Kaya naman, agad na dinala ni Sheena ang bata sa banyo para mapaliguan. Medyo may katagalan ang pagligo niya sa bata. Pagkatapos ay binuhat at dinala niya ito sa kanyang kwarto para bihisan pero tsaka lang niya naalala na wala pala siyang damit na pwedeng ipasuot sa bata. Napatakip na lang sa kanyang noo si Sheena. Pagkatapos agad niyang naalala ang kaibigan niya na may anak na lalaki. Kaya naman, iniwan niya muna ang bata sa kwarto niya habang may tuwalyang nakatapis sa buong katawan nito. "Dito ka muna ha. Hahanap muna ako ng damit na maisusuot mo." Sabi ni Sheena sa bata. Tumango naman ito sa kanya kaya naman lumabas agad siya sa kanyang kwarto at hinanap ang cellphone niya. Nang makita niya ito, tinawagan niya agad ang kaibigan. Ilang tunog lang ay sinagot agad siya. "Good evening, Bess." Sabi agad ni Sheena nang masagot ng kanyang best friend ang tawag. "Ano ba yan, sis? Wrong timing ka naman eh." "Sis, kailangan ko ng tulong mo. Pahiram muna ng damit ni Johan kahit isang pares lang." Dagdag pang sabi ni Sheena. "Saan mo gagamitin, sis? Wala ka namang anak?" Tanong naman sa kanya ng kaibigan. "Sis, dito ko na lang ikikwento sa'yo pagdating mo." Sagot naman ni Sheena. Mabuti na lang at hindi na nagtanong sa kanya ang kanyang kaibigan. Kaya naman, binalikan agad ni Sheena ang bata sa kanyang kwarto. "Wait ka lang, baby ha. Parating na ang damit mo. For now, itong malaking t-shirt ko muna ang suotin mo." Sabi naman ni Sheena sa bata. Mabuti na lang talaga mahilig siya sa oversized t-shirt. Sexy naman siya pero mas gusto niyang magsuot ng mga ganitong damit kaysa sa mga sexing damit. Pagkatapos niyang madamitan ang bata ay dinala na niya ito sa kusina para makakain ito. Tingin ni Sheena ay gutom na ito. Kaya habang nasa kusina sila, kinakausap ni Sheena ang bata habang siya naman ay naghahanap na pwedeng maluto. "Anong name mo, baby?" Pagtatanong ni Sheena rito. "Ezekiel po." Sagot naman ito sa kanya. "Wow, ganda naman ang name mo, Ezekiel. Ako pala si Tita Sheena mo. Ilang taon ka na, baby?" 6 na po." Sagot naman ito sa kanya. Napapansin naman ni Sheena na parang may pagkabahiyain ang bata at hindi pala salita. Dahil sa kada tanong niya rito ay sasagot lang ito sa kanya at walang ibang sasabihin. Nilapitan agad ito ni Sheena. Pinapakulo pa niya kasi ang niluluto niyang ulam. Kaya naman, tinabihan niya ang bata.
Nahihiya ka ba sa akin? Tanong pa ni Sheena rito. Mukhang introvert ang batang ito sa isip ni Sheena dahil tahimik lang ito lagi. Masyadong aloof ito sa tao at yon ang unang napansin ni Sheena sa bata. Pinabayaan na lang muna ni Sheena ang bata at muling binalikan ang niluluto niya. Saktong pagkaluto ng niluluto ni Sheena ang pagdating ng kanyang kaibigan na si Dana. OMG bestie! Sigaw nito sa kanya nang makita ang batang kasama niya ngayon sa loob ng bahay niya. Natakot naman kay Dana ang bata nang sumigaw siya, kaya lumapit ito ngayon kay Sheena na abala sa pagluluto. Maliit lang naman ang bahay ni Sheena, hindi masyadong kalakihan kaya naman kahit nasa kusina siya ay kitang-kita niya ang pagpasok sa pinto ng kanyang bahay. Bestie, huwag kang lang sumigaw, tinatakot mong bata eh. Sabi naman ni Sheena sa kaibigan. Eh kasi ang cute niya eh. Nanginginig nitong sagot sa kanya. Ano ba, huwag mong takutin kasi. Oo na. O siya, ito pala yung damit na sinasabi mo. Kaya naman, tinigil ni Sheena ang kanyang ginagawa at sinabihan ang kaibigan na siya na ang tumapos magluto dahil bibihisan niya ang bata. Nang matapos ng bihisan ni Sheena si Ezekiel, sakto naman na naluto na ang pagkain na kanyang niluluto kaya naman ay naghanda na sila para kumain. Doon na rin pinakain ni Sheena ang kaibigan para may kasama sila. Dahan-dahan lang, sabi ni Sheena sa bata nang mapansin itong mabilis itong kumain. Huwag kang magmadali kumain. Sinunod naman Ezekiel ang sinabi ni Sheena. Minsan pa nga, sinusubuan din ito ni Sheena ng pagkain. Hindi nagtagal ay natapos na silang kumain. Parehong nasa sala silang tatlo habang si Ezekiel ay nasa tabi at tahimik lang at naglalaro ng stuffed toys. Mabuti na lang talaga may laruan si Sheena sa kanilang bahay. Habang abala si Ezekiel sa kanyang paglalaro, nag-usap muna sina Sheena at Dana tungkol kay Ezekiel. Sure ka bang hindi mo anak yan? Sure nga, paano ko magkakaanak? Wala nga akong jowa. Sagot naman ni Sheena sa kaibigan niyang si Dana. Ano tingin mo sa akin katulad ni Mama Mary na kahit virgin na buntis? Oo nga naman no. Napaisip na sabi rin ni Dana. Kung hindi mo anak yan, saan kaya magulang niya? Tanong pa ulit ni Dana kay Sheena. Doon nga kinuwento ni Sheena ang nangyari kanina at paano nila natakasan ang kidnappers. OMG bestie! Sigaw naman ni Dana kaya naman natakot muli si Ezekiel at tinigil nito ang paglalaro. Pagkatapos lumapit kay Sheena at nagtagpo. Mommy, bakit po siya sumisigaw? Nahanap na po ba tayo ng kidnappers? Sabi ni Ezekiel kay Sheena na ngayon ay sobrang sama ng tingin sa kaibigan dahil sa pagsigaw nito. Sorry. Sabi naman ni Dana at nag-peace sign pa. Bumuntong hininga na lamang si Sheena bago hinagod ang likuran ni Ezekiel. No baby, wala na ang kidnappers okay? Kaya safe ka na. Sabi naman niya sa bata. Kaya naman lumuwag ang pagkakayakap sa kanya ni Ezekiel. Pero hindi na ito umalis sa tabi niya. Natatakot po ako sa kanila. Sabi pa nito sa kanya. Kaya naman ang ginawa ni Sheena ay pinahiga niya sa tabi ang bata habang nakaunan sa kanyang hita. Nandito lang ako at si Tita Dana mo para kalabanin ng mga bad guys, okay? Paniniguradong sagot naman ni Sheena sa bata. Nakuha naman agad ni Sheena ang loob ng bata kaya naman nang sinabi niya iyon ay unti-unti nang nawawala ang takot nito. Talaga po? Masiglang sabi nito sa kanya. Yes baby, kaya huwag kang matakot, narito lang ako. Sagot naman ni Sheena sa bata. Ilang oras ang lumipas habang nakahiga sa kanyang hita si Ezekiel at nakatulog na rin ito. Kaya naman ay binuhat na ni Sheena ang bata papasok sa kwarto niya para doon niya patulugin para maging maayos ang pagkakatulog nito. Pagkatapos naman ay binalikan na ni Sheena ang kaibigan niyang si Dana. Uy, bestie, anong plano mo sa bata? Siyempre, aalagaan. Kawawa naman. Syunga ka? Anong aalagaan? Eh hindi mo nga yan anak. Mas syunga ka. Alam mo naman pabayaan ko ang bata habang hindi pa niya nahahanap ang mga magulang niya. Baka makidnap ulit. Ay, oo nga. Sorry. Sabi pa ni Dana nang ma-realize niya ang sinabi ni Sheena sa kanya. Kahit kailan talaga, bestie? Sabi ni Sheena sa kanyang kaibigan.
Dito muna siya sa bahay hanggang sa mahanap ko magulang niya. Sure ako na hinahanap na ito ngayon. Dagdag pang sabi ni Sheena. Tumangotango naman si Dana sa kanyang sinabi. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpaalam na si Dana sa kanya para umuwi. Nang makaalis na si Dana, sinarado naman ni Sheena ang pintuan ng kanyang bahay at ni Lucky yon. Malapit lang naman ang bahay ni Dana sa kanila kaya hindi na niya ito hinatid pa. Sino kayong mga magulang ng batang to? Sabi pa ni Sheena bago pumasok sa kwarto kung saan natutulog si Ezekiel, ang batang tinulungan niya. Madaling araw na nang maramdaman ni Sheena na parang may tao na palaging dumadaan sa labas ng kanilang bahay. Kaya naman, bumangon siya sa kama at lumabas sa kwarto para tignan. Mabuti na lang talaga patay ang ilaw sa loob ng kanyang bahay kaya hindi siya mapapansin. Agad siyang sumilip sa bintana ng kanyang bahay para tignan kung sino ang palaging dumadaan sa labas ng bahay nila. Napansin niya kasi ito kanina pa dahil sa sigaw ng mga aso. Saktong nasa tapat ng bintana niya tumigil ang tao, kaya medyo naririnig niya ang sinasabi nito. Di po yun nakakalayo dahil sigurado akong walang tumulong sa batang yun. Rinig na sabi ni Sheena. Makabos, nakauwi na yun sa ama niya. Di pwede. Di pa natin nakukuha ang ransom money sa batang yun. Bukas, babalik tayo rito para hanapin ang bata. Sabi pa ng boss nila. Kaya naman, natakot si Sheena sa narinig. Kailangan niyang umisip ng paraan para matago si Ezekiel. Bumalik na agad si Sheena sa kanyang kwarto kung saan mahimbing na natutulog si Ezekiel. Alam ni Sheena na ito ang hinahanap ng tao kanina. Pagkatapos ay tumabi muli si Sheena at natulog ulit. Kinabukasan, nang magising si Sheena ay nakayakap sa kanya si Ezekiel pero gising na ito. Good morning, Mommy! Pagbati naman ito sa kanya. Nagulat naman si Sheena sa narinig, lalo nung tinawag siyang mommy ng bata. Pero kahit ganon ay sumagot pa rin siya rito. Good morning, baby! Sagot naman niya rito. Wake up na, Mommy! Masiglang sabi sa kanya ni Ezekiel. Kaya naman, walang nagawa si Sheena kung hindi bumangon na lang. Pagkatapos ay sabay na rin sa kanya bumangon si Ezekiel at tinulungan siya nitong magligpit ng kanilang kumot at unan. Mommy! Masiglang tawag sa kanya ni Ezekiel. Yes, baby? Sagot naman ni Sheena rito. Kahit medyo naninibago si Sheena sa tuwing tinatawag siyang mommy ni Ezekiel, pero natutuwa naman siya rito. Buhatin mo po ako! Sabi pa nito sa kanya at akmang nagpapabuhat ito sa kanya. Kaya naman, binuhat agad ito ni Sheena nang walang pag-aalinlangan. Ang bigat mo, baby! Hindi kita kaya! Sabi pa ni Sheena. Kaya naman, humagikgik ng tawa si Ezekiel sa kanya at kalaunan ay kusa itong bumaba sa pagkakabuhat niya. Napatawa na lang din si Sheena dahil nahawa siya sa good vibes na meron ang bata. Hindi pala ito mahiyain na akala niya nung unang nakita niya ito. Ligo ka muna, baby. Magluluto muna ako ng breakfast natin. Sabi naman ni Sheena rito. Subalit, nagulat na lang si Sheena dahil hinawakan nito ang kamay niya at dinala siya sa banyo. Paliguan mo ko, Mommy! Masayang sabi nito sa kanya. Kaya naman, walang nagawa si Sheena kung hindi gawin ang gusto ni Ezekiel. Sinamahan niya ito sa loob ng banyo at pinaliguan niya. Hindi naman sila nagtagal dahil sa Ezekiel lang naman pinaliguan niya. Mamaya na kasi siya maliligo. Pagkatapos niyang mabihisan si Ezekiel ay nagluto na siya. Sumama naman sa kanya si Ezekiel sa kusina. Huwag kang malikot ha! Pagpapaalalang sabi niya kay Ezekiel. Opo, Mommy! Magiliw na sagot sa kanya ni Ezekiel. Habang nagluluto si Sheena ay napaisip agad siya sa magulang ni Ezekiel. Alam niyang sobrang nag-aalala na ito sa kanya. Kaya agad naisip ni Sheena na hahanapin na lang niya ang magulang ni Ezekiel para makauwi na ito sa bahay nila. Baby? Tawag ni Sheena sa bata. Narinig naman ito ni Ezekiel at sumagot ito sa kanya. Yes, Mommy! Sagot ito sa kanya. Gusto mo nang umuwi sa inyo? Tanong agad ni Sheena rito. Nakita naman niya ang pagbabago ng reaksyon sa mukha ng bata, kaya naman agad na bahala si Sheena. Agad niyang iniwan ang niluluto at pumunta sa tabi ni Ezekiel. Anong nangyari sa mukha mo, baby? Hindi ka ba masaya na uuwi ka na sa inyo?
Agad na sabi ni Sheena nang makalapit kay Ezekiel. Okay ka lang ba? Dagdag pang sabi ni Sheena sa bata. Ayoko pong umuwi sa amin. Malungkot na sagot sa kanya ng bata. Nagulat naman si Sheena sa narinig, kaya muli pa siyang nagtanong dito. Bakit baby? May problema ba? Bakit ayaw mo umuwi sa inyo? I'm sure nag-aalala ng mga parents mo. Sabi naman ni Sheena rito. No, I'm sure hindi mag-aalala si daddy sa akin. He's busy in his work. Sagot muli sa kanya ni Ezekiel. At nakuha agad ni Sheena ang sagot sa tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Dahil sa sinabi ni Ezekiel sa kanya. Sa murang edad pa lang nito ay may pinagdadaanan na itong mabigat. Kaya naman naaawa si Sheena para sa bata. Hindi baby, I'm sure sobrang nag-aalala na ang daddy mo. Lalo na rin ang mommy mo. Sabi pa ni Sheena para kahit papano ay mabawasan ang pagtatampo nito sa magulang. Pero mas lalong nagulat si Sheena sa susunod na isinagot ng bata. Wala na po si mommy. Malungkot pang sabi nito sa kanya. Agad namang naalala ni Sheena ang pagtawag nito sa kanyang mommy. Nakuha agad ni Sheena kung bakit mommy ang tawag nito sa kanya. Ganun pala ang nangyari. Niyakap na lang ni Sheena ang bata dahil ramdam din niya ang nararamdaman nito. At her young age ay nawala rin ang magulang niya. Both of her parents passed away at her young age. Kay Ezekiel naman, wala na itong ina. Pero ang ama naman daw nito ay walang oras sa kanya dahil puro na lang trabaho. Siguro nagtatampo ito sa kanyang ama kaya ayaw nitong umuwi pa. Naisipan ni Sheena na hindi na lang pumasok sa kanyang pwesto sa loob ng palengke para magtinda ng gulay. Dahil baka kapag magtitinda siya roon ay makita pa si Ezekiel ng mga kidnappers o baka naman mawala na naman ito. Minabuti na lang ni Sheena na sa bahay na lang muna siya upang sa ganon ay walang makakaalam sa nangyari. Buong maghapon silang naglalaro ni Ezekiel at nakita naman ni Sheena kung gaano kamasiyahin ang bata. Napapangiti rin si Sheena sa tuwing naririnig niya ang tawa ni Ezekiel. Oh, baby, enough na! Sabi ni Sheena ngayon kay Ezekiel. Pagod na kasi ito kakatakbo at talon dahil sa paglalaro nila. Hingal na nga rin ito, kaya naman ay pinatigil na ito ni Sheena. Magpahinga ka na! Dagdag pang sabi ni Sheena. Nakinig naman sa kanya si Ezekiel at tumigil sa ginagawa nito. Pagkatapos ay tumabi ito sa kanya. Mommy, laro pa tayo! Pagpapakyut nitong sabi naman sa kanya ni Ezekiel. Enough na baby, pagod ka na. Bukas na lang ulit. Sagot naman ni Sheena rito. You mean po, hindi ka ulit papasok sa work mo? Masayang sabi naman sa kanya ni Ezekiel. Wala namang nagawa si Sheena kung hindi ang tumango sa bata. Yehey! Mommy will be home tomorrow! Masaya nitong sabi habang pumapalakpak pa. Behave ka na para makapagpahinga ka na rin. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Sabi naman ni Sheena rito. Yes po, mommy! Sagot pa nito sa kanya. Bago pa man nagluto ng hapunan si Sheena, pinunasan muna niya ang buong katawan ni Ezekiel dahil sa sobrang pawis nito at binihisan niya muna ng bagong damit. Nang matapos na siya, ay tsaka pa lamang siya nagluto ng kanilang hapunan. Di naman nagtagal ay tapos na rin siya sa kanyang pagluluto. Sabay na silang kumaing dalawa. Pagkatapos ay nagpahinga na silang pareho. Nasa sala sila, nanunood ng TV. Pero habang nanunood sila, ay di na malaya ni Sheena na nakatulog na pala ang bata. Binuhat na lamang niya ito papunta sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay binalikan niya ang TV para patayin at sinamahan na niya si Ezekiel sa kwarto. Kalaunan ay nakatulog na rin siya. Limang araw ang lumipas matapos niya makitang humingi ng tulong sa kanya si Ezekiel. Hanggang ngayon ay nasa bahay pa rin ito ni Sheena. Unti-unti na rin siyang napamahal sa bata kahit sa maikling panahon na magkasama sila. Nakita rin pala ni Sheena sa balita ang paghahanap kay Ezekiel. Kung sino daw ang makahanap dito ay may pabuyang matatanggap. Naawa naman si Sheena sa magulang ni Ezekiel. Kaya naman, ngayong araw na ito ibabalik ni Sheena. Kailangan na rin niya kasing bumalik sa pagtitinda sa palengke para may pera siyang makikita.
Kaya naman, kinausap niya ngayon si Ezekiel at kinumbinse na umuwi na sa magulang nito. Ayoko po, Mommy! Sabi sa kanya ni Ezekiel. Baby, makinig ka sa akin, okay? Sagot naman ni Sheena rito. Para ito sa sarili mo. Paano kung mahanap ka ulit ng bad guys na dumukot sa'yo? Mas mabuting umuwi ka sa inyo. Mas ligtas ka roon, baby. Naging tahimik naman si Ezekiel at hindi ito sumagot sa kanyang sinabi. Kaya naman, buo na ang desisyon ni Sheena na iuuwi na ang bata sa ama nito. Are you ready? Tanong ni Sheena rito matapos silang magbihis. Aalis na kasi sila para makauwi na ang bata. Tumango na lang si Ezekiel sa kanya kaya naman medyo nalungkot si Sheena. Pero tumuloy pa rin sila. Mabuti na lang at maayos silang nakarating sa bahay nito. Nasa labas na sila ngayon ng malaking gate at malaking bahay. Tao po! Tao po! Sigaw agad ni Sheena. Subalit walang sumasagot sa kanya. Kaya naman sinubukan ni Sheena na pindutin ang doorbell. Pagkatapos ay nakarinig na siya na parang may taong papalapit na sa kanila. Who's this? Tanong ng isang lalaki. Lalo namang humigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Ezekiel at nagtago sa likod niya. Pagkatapos ay bumukas na ang gate. Nagulat naman si Sheena sa kanyang nakita habang ang lalaki naman ay nakakunot lang ang noo sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tanong pa rito sa kanya. Di pa rin nakapagsalita si Sheena dahil sa gulat. Hindi niya kasi inakala na ang ama ni Ezekiel ay ang ex niya 6 years ago na hindi man lang nagsabi na break na sila. Bigla lang ba naman siyang ginost nito? Ikaw? Di makapaniwalang sagot ni Sheena rito. Habang si Ezekiel naman ay nakatago pa rin sa likod niya kaya hindi pa ito nakita ng ama nito. Yeah, it's me. It's been long years since hindi tayo nagkita. So, what are you doing here? Tanong pa rito sa kanya. Kaya naman pinakita na ni Sheena si Ezekiel sa ama nito. Nang makita ito ni Elijah, ay nagulat naman ito. Pero kalaunan ay unti-unting nagbago ang ekspresyon nito sa mukha at lumapit sa anak. Baby? Pagtawag nito kay Ezekiel. Subalit hindi pa rin ito umaalis kay Sheena sa pagkakahawak. Mas lalo pa nga itong humigpit na tila ba ayaw umalis sa kanya. Baby, sige na. Narito na tayo. Sabi ni Sheena sa bata. Ngunit nagpapaawa lang ito kay Sheena na hindi siya nito iiwan. Pero si Sheena naman ay gustong gawin ang nararapat. Punta ka na sa daddy mo. Dagdag na sabi ni Sheena rito at binigay niya kay Elijah si Ezekiel. Ayoko, Mommy. Mahinang sabi naman ni Ezekiel. At pilit na humawak sa kanya ng mahigpit. Come on baby, let's go. Let her go na. Maotoridad na sabi ni Elijah sa anak. Kaya naman, agad na binitawa ni Sheena ang bata dahil hawak na ito ng kanyang ama. Pagkatapos ay nagpaalam agad siya rito. Bye-bye baby! Masayang paalam ni Sheena rito. Kahit ayaw ni Sheena na iwan ang batang si Ezekiel dahil napamahal na rin siya rito kahit 5 araw pa lang silang nagkasama, ay may malaking impact na ito sa buhay niya. Mahilig kasi siya sa bata, pero dahil may magulang pa naman ito, ay wala siyang magagawa kung hindi isauli ito sa totoong pamilya. Pakabait ka ha? Be a good boy! Dagdag pang sabi ni Sheena at tumalikod na sa mag-ama. Subalit ilang hakbang pa lang ang nagawa ni Sheena, tinawag siya ni Ezekiel. Mommy, don't leave me! Sigaw nito sa kanya at umiiyak na rin. Nagpupumiglas na nga rin ito mula sa pagkakahawak sa kanyang ama para lang mapuntahan si Sheena na ngayon ay paalis na. Mommy! Tawag pa nito sa kanya. Ito ko na lang sa house please! Huwag mo kong iwan! Tuluyan na nga itong umiyak habang tinatawag siya nito. Baby, let her be. Sabi pa ni Elijah sa bata. No! You don't have time for me. I want Mommy. Sagot naman ni Ezekiel kay Elijah. Hindi naman agad nakaimik si Elijah sa sinabi ng bata. Kaya naman, dahil naaawa na rin si Elijah sa bata, ay napagdesisyonan na lang niyang kuning yaya nito si Sheena. You can stay. Play na sabi ni Elijah kay Sheena. Hindi naman makapaniwala si Sheena sa narinig nito mula kay Elijah.
Nagulat na lang siya nang bigla siyang hinawakan ni Ezekiel at pinasok sa loob ng bahay nila. Mommy, let's go to my room! Sabi nito sa kanya na ngayon ay masaya na. Wala nang nagawa pa si Sheena kung hindi magpadala sa hila sa kanya ni Ezekiel. Hapon na nang makalabas si Sheena sa kwarto ni Ezekiel. Nakatulog kasi ito dahil sa pagod kaya naman naisipan ni Sheena na lumabas muna sa kwarto. Subalit nakasalubong niya si Elijah habang patungo siya sa labas. Can we talk? Tanong nito sa kanya. Kinabahan naman si Sheena dahil simula kasi nung naghiwalay sila ay hindi na niya ito nakausap pa. Pero kahit kinakabahan siya ay sumagot pa rin siya sa tanong nito. Anong pag-uusapan natin? Sagot naman ni Sheena rito. About us. I mean about Zeke. Paano mo nalaman na ako magulang niya? At bakit nasa'yo siya? Okay. Sagot pa ni Sheena kay Elijah. Pumunta agad silang dalawa sa garden dahil yon ang gusto ni Elijah. Gusto niyang dito sila mag-usap para presko at maaliwalas. Paano napunta sa'yo si Ezekiel? Tanong agad ni Elijah kay Sheena nang marating nila ang garden. Habang pauwi na ako sa bahay, bigla siyang lumapit sa akin tapos sinabi niyang may mga bad guys daw na kumidnap sa kanya. Humingi siya ng tulong sa akin. Kwentong sagot ni Sheena sa kaharap niya. Napamayani naman ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa habang nagkatitigan. Kalaunan ay si Sheena ang unang bumitaw sa pagtititigan nila. Yan lang ba ang tanong mo? Tanong naman ni Sheena rito. Hindi talaga alam ni Sheena paano niya haharapin si Elijah. Matagal din kasi nahuli silang nag-usap ng ganito kalapit sa isa't isa. Hindi naman sumagot sa kanya si Elijah, kaya naman tumayo na si Sheena para iwan si Elijah. Muna na ako kung wala ka nang sasabihin. I'm sorry kung narito ako. Baka nakaistorbo ako sa inyong mag-ama. Hindi naman talaga dapat sana ako narito. Ilang hakbang pa lang ay narinig niyang sumagot si Elijah sa kanyang sinabi. Thank you. Sabi nito sa kanya. Salamat dahil hindi mo pinabayaan si Ezekiel nung humingi siya ng tulong sa'yo. Dagdag pang sabi nito. Isa pa. Zeke seems so very happy habang kasama kanya. I won't take that away from him. Hindi agad nakagalaw si Sheena sa sinagot sa kanya ni Elijah. Pero kalaunan ay napangiti na lamang siya at umalis na habang si Elijah naman ay naiwan sa garden habang nakatingin sa pabalayong si Sheena. Saktong pagbalik ni Sheena sa kwarto kung saan natutulog si Ezekiel ay siya namang paggising nito. Agad naman niya itong nilapitan at tinabihan. Kamusta ang tulog mo? Ayos lang naman po. Sagot naman sa kanya ni Ezekiel. Matapos ay inayan agad ni Sheena ang bata na lumabas sa kwarto nito. Pagkalabas nila ay muli na naman niyang nakasalubong si Elijah. Dumaan lang siya sa tabi nito habang hawak niya si Ezekiel. Ilang linggo ang lumipas, nasa bahay pa rin ni Elijah si Sheena na nanatili. Hindi kasi siya pinayagan ni Elijah na umalis dahil ayaw ng bata na aalis siya. Habang si Sheena naman ay naninibago dahil sa hindi niya ito inaasahan. Mabuti na lang walang maid sa bahay nila Elijah kaya naman hindi siya nahihirapan paano makapag-adjust sa environment. Patungo sana siya sa kusina para kumuha sana ng pagkain dahil nagugutom siya sa mga oras na ito. Pero pagpasok pa lang niya sa kusina ay agad nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa nakita. Humiyaw si Sheena sa gulat sabay takip sa kanyang dalawang mata gamit ang kanyang kamay. Naabutan niya kasing nakahubad si Elijah at tanging boxer short lang ang suot nito. Kaya naman, nagulat talaga si Sheena dahil unang beses niya itong nakitang nakahubad. Nagugutom ka na ba? Malapit na matapos ang niluluto ko. Tanong naman ni Elijah sa kanya. Magbihis ka nga! Maktol na sabi ni Sheena. Later. And besides, sanay na ako sa ganito. Masanay ka na lang since we're in the same roof. Sagot naman sa kanya ni Elijah. Kaya naman, sobrang namumula ang pisngi ni Sheena dahil sa sinagot nito. Diyan ka na nga! Inis na sabi ni Sheena at umalis sa kusina. Subalit hindi pa siya tuluyang nakalabas at nakalayo sa kusina ay may kamay na humawak sa kanya. Sa gulat niya ay nawalan siya ng balanse sa kanyang sarili at saktong nasalo siya ni Elijah. Ramdam ni Sheena ang mainit na balat ni Elijah sa hubad na katawan nito. Mas lalong namula ang mukha ni Sheena sa nangyari at hindi agad siya nakapag-react sa nangyari.
Are you okay? Baritonong tanong ni Elijah sa kanya. Napakurap agad ang mga mata ni Sheena at nakabawi na sa pagkagulat. Kaya agad siyang lumayo sa tabi ni Elijah. Namumula pa rin ang kanyang dalawang pisngi dahil sa nangyari at hindi siya makatingin ng maayos kay Elijah. Ayos ka lang? Ulit na tanong ni Elijah sa kanya. Umalis na lang si Sheena sa kusina dahil sa nangyari. Sobra siyang nahihiya kay Elijah kaya naman minabuti na lang niyang umalis doon. Napatawa na lang si Elijah ng bahagya at napailing na lamang dahil sa inakto ni Sheena sa harapan niya. Tahimik lang si Sheena habang kumakain silang tatlo ng kanilang hapunan ngayon. Hindi pa kasi maalis sa isipan niya ang nangyari sa kanilang dalawa sa kusina. Tapos ka na? Nagulat si Sheena sa tanong sa kanya ni Elijah. Pinagmasdan pala siya nito habang kumakain kahit abala ito sa pagpapakain kay Elijah. Napapansin niya kasi ito simula nung binalik niya si Ezekiel sa bahay nila ay naging hands-on dad na si Elijah sa bata. Busog na ako. Sagot naman ni Sheena habang ang mga tingin nito ay wala kay Elijah. Busog ka na sa kinuha mong pagkain? It was rice and chicken adobo. Hindi ka pa nagdagdag ulit. Busog ka na nun? Tanong pa sa kanya ni Elijah. Sa isip ni Sheena, pati pala yon ay napansin ito. Kaya naman ay hindi agad siya nakasagot. Eat this. Sabi pa sa kanya ni Elijah at nilagyan ang pinagkainan niya ng bagong pagkain. Bakit mo nilagyan? Gulat namang sabi ni Sheena dahil punong-puno ng pagkain ang plato niya. Busog na ako eh. Sabi pa muli ni Sheena. Eat this or I'll eat you. Tsak na, siyam na buwan ka talagang busog. Pilyo at pananakot na sabi pa sa kanya ni Elijah. Elijah! Sigaw ni Sheena dahil sa gulat sa narinig nito. Yes, baby. Sabi nito sa kanya at kinindatan pa siya. Halatang iniinis talaga siya nito. Muli na namang uminit ang pisngi ni Sheena dahil sa ginawang pambibwisit sa kanya ni Elijah. Habang si Ezekiel naman ay napabungis-ngis sa upuan nito. Akmang tatayo na sana si Sheena para umalis sa mesa pero may kamay na pumigil sa kanya para hindi tuluyang makaalis. Stay still and eat this. Sabi nito sa kanya. Ayoko nga, busog na kasi ako. Sagot naman ni Sheena sa kausap niyang si Elijah. No more bots. Umupo ka ulit at kumain. Sabi pa ni Elijah sa kanya. Baby Zeke, can you talk to your mom na kumain ulit? Pakiusap naman ito sa katabing bata. Mommy! Pagtawag sa kanya ni Ezekiel. Sumunod naman kasi ito sa pakiusap ni Elijah. Kaya naman, walang nagawa si Sheena kung hindi ang umupo ulit sa upuan at kumain. Fine! Pagsuko niyang sabi sa dalawa. Yay! Mommy! Subuan mo ako! Masayang sabi pa sa kanya ni Ezekiel. Pagkatapos ay umalis ito sa tabi ni Elijah at tumabi sa kanya. Subalit, ang mga tingin niya kay Elijah ay sobrang sama dahil sa ginawa nito sa kanya. Tahimik na lamang siyang kumakain at hindi umimik pa. Naiinis pa rin kasi siya sa kaharap niya. He is still bossy pa rin kahit wala na sila. Pero every time na sinusubuan niya si Ezekiel ay nakangiti siya rito para hindi nito mapansin na naiinis ito sa lalaki. I'm full na po, mommy! Sabi agad ni Ezekiel sa kanya. Kaya naman ay tinigilan na niya itong subuan ng pagkain. Mabuti na lang talaga at tumabi sa kanya si Ezekiel. Napadali ang pagkain niya sa pagkain na nilagay sa kanya ni Elijah. Agad silang umalis ni Ezekiel sa mesa at iniwan si Elijah na hindi pa tapos kumain. Hinila rin kasi siya ni Ezekiel kaya naman ay sumama siya rito para na rin makaalis siya at makawala sa mga titig ni Elijah sa kanya. Oh, dahan-dahan lang sa kakatakbo. Katatapos mo lang kumain. Paalala niya kay Ezekiel na ngayon ay tumatakbo. Huminto naman ito matapos niyang pagsabihan. Ligo tayo sa swimming pool, mommy! Pag-aya nito sa kanya. Sige baby, later. Maliligo tayo. Sagot naman ni Sheena rito. Masaya naman ang bata sa naging sagot sa kanya. Kaya naman ay muli siyang hinila nito sa kung saan. Hindi na rin siya nakapalag pa dahil makulit talaga si Ezekiel pagdating sa kanya. Gabi na pero hindi pa rin nakikita o napapansin ni Sheena ang pagbalik ni Elijah. Nagpaalam kasi ito kanina habang naliligo sila ni Ezekiel sa swimming pool na aalis muna dahil may pupuntahan daw.
Pasado alas 10 na rin kasi ng gabi, subalit hindi pa rin ito dumadating. Hindi tuloy mapigilan ni Sheena na hindi kabahan. Kahit ganon, ay nag-aalala pa rin siya para rito. Kahit inaantok na siya, ay hinintay pa rin niya ang pagdating nito. Ewan ba sa kanyang sarili kung bakit naisipan pa niya itong hintayin kung pwede naman siyang maunang matulog. Sana ba kasi yun? Maktol na sabi ni Sheena sa kanyang sarili. Pambihira naman oh. Inaantok na talaga ako eh. Inis pang sabi niya habang humihikab pa. Tatayo na sana siya para bumalik sa kwarto niya para matulog nang saktong pumasok si Elijah pero pulang-pula ang mukha at hindi maayos ang lakad nito. Agad namang napansin ni Sheena na lasing ito kaya naman ay nilapitan niya ito at tinulungan. Nang hawakan niya ang braso nito para alalayan ay nilayo naman ito ni Elijah sa kanya. Mukong hawakan! Nahihirapang sabi nito sa kanya dahil sa kalasingan. Lumayo ka sa akin. Magagalit yung ex ko nito. Sabi pa ni Elijah sa kanya. Kaya naman nagulat si Sheena sa sinabi nito. Hindi niya alam kung siya ba ang tinutukoy nito since naging mag-ex din sila pero may posibilidad din na hindi siya dahil may malaking chance na after nilang maghiwalay ay sigurado siyang baka nagkaroon na ito ng ibang girlfriend bukod sa kanya. Tulungan na kita. Lasing ka na. Sabi naman niya rito. Nang matapos niyang sabihin ay napatingin sa kanya si Elijah. Ikaw. Turo pa nitong sagot sa kanya. Nagtaka naman si Sheena sa sinabi nito. Anong ako? Lasing ka lang eh. Sabi naman niya kay Elijah. Hindi ako lasing, okay? Sagot naman sa kanya ni Elijah. Sus, ayaw pang aminin na lasing ka nga. Hindi nga ako lasing sabi eh. Sagot naman sa kanyang muli. Alam mo ikaw. Sabi pa nito. Sobra akong nagsiselos sa'yo. Dagdag pang sabi nito kay Sheena na ikinagulat nito. Ang dali mong nakuha ang loob ng anak ko. Well me, he's aloof and always ignored my presence. Malungkot nitong sabi. Nasaktan naman si Sheena sa inamin ito sa kanya. Maski naman siya ay napapansin niyang malayo talaga ang loob ni Ezekiel sa kanya. Kaya minsan sinasabihan niya sa Ezekiel na maging mabait sa ama nito. Pero kapag silang dalawa lang talaga ang magkasama, ay para talagang may gap sa pagitan nilang dalawa. Umupo ka muna. Pag-iiba ni Sheena sa usapan dahil wala siyang masagot sa sinabi nito sa kanya. Mabuti na lang talaga at sumunod sa kanyang sinabi si Elijah at umupo sa couch. Ngunit pag-upo nila sabay sa couch ay bigla na lang silang natumba at nakapatong siya ngayon kay Elijah. Thank you. Biglang sabi nito sa kanya. Hindi alintana ang posisyon nilang dalawa ngayon sa couch. Thank you for coming to my son's life. Sabi pa nito sa kanya. Pagkatapos nitong sabihin ay agad itong nakatulog. Habang si Sheena naman ay sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso dahil sa mga sinabi ni Elijah. Hindi niya alam na ganun pala yun malasing. Dahil never niya kasi nalaman o nakita nung magkasintahan pa lamang sila na umiinom ito. Kaya nagulat talaga siya kanina na lasing ito dahil hindi niya talaga ito noon nakitang uminom kahit may okasyon pa. Siguro after nilang mag-break noon, tsaka lang ito natutong magbisyo. May ganun naman talagang tao pero baka hindi lang pala niya talaga kilala si Elijah noon pa man. Nang lumuwag na ang pagkakayakap sa kanya ni Elijah, tsaka lang siya dahan-dahang tumayo at umalis sa ibabaw nito. Pagkatapos ay inayos nito ang pagkakahiga ni Elijah sa couch. Hindi niya kasi kayang buhatin si Elijah patungo sa kwarto nito, kaya naman dito na lang niya ito iniwan. Matapos niyang maayos ang pagkahiga ni Elijah sa couch, ay kumuha na siya ng kumot para ikumot nito at para hindi malamukan si Elijah. Nang masiguro na ni Sheena na okay na si Elijah, iniwan na rin niya ito para makatulog na siya. Good night. Sabi ni Sheena bago iniwan si Elijah. Inaantok na talaga kasi siya kaya naman ay tumungo na rin siya sa kwarto nito. Ilang buwan ang lumipas mula nung nakita at tinulungan niya si Ezekiel. Hindi akalain ni Sheena na muling magtagpo ang kanilang landas ni Elijah. Sa laki ng mundo at dami ng tao ay pinagtagpo pa talaga muli ang kanilang landas. Hindi alam ni Sheena kung tadhana ba talaga na muli silang magtagpo o sadyang nagkataon lang talaga kaya nagkitang muli sila.
na late nang gising si Sheena ngayon. Kaya naman, nang tinignan niya ang orasan ay pasado alas 8 na ng umaga. Kaya naman ay bumangon agad siya sa kanyang kama. Nilinis niya muna ang kanyang kwarto at niligpit ang kama bago siya lumabas. Habang patungo siya sa sala, hindi pa siya tuluyang dumating dito ay may narinig siyang umiiyak na bata at may isang tinig na galit na galit. Tila ba'y pinagalitan itong bata. How many times I told you na huwag kang maglaro kung saan saan? Galit na sabi nito. Narinig naman niyo ni Sheena kaya naman ay dali-dali niya itong tinignan. At nakita niya ang umiiyak na bata ay si Ezekiel. Habang hindi naman niya kilala ang babae. Kaya naman agad na nilapitan ito ni Sheena at tinanong. Anong nangyari rito? At bakit umiiyak si Ezekiel? Bakit mo siya pinapagalitan? Tanong naman ni Sheena nang makalapit dito. Agad namang nagtago sa likod niya si Ezekiel pero umiiyak pa rin ito. Habang ang babae naman ay masamang nakatingin sa kanya na tila ba sinusuri ang buong pagkataon niya sa bawat titig nito sa kanya. At sino ka naman? Mataray na tanong nito sa kanya. Habang ang isang kilay nito ay nakataas. Mommy, she's bad. Mahinang sabi ni Ezekiel. Pero mukhang narinig naman ito ng babaeng nasa harapan nila ngayon. What did you say, kiddo? Tanong naman ito kay Ezekiel. Kaya naman ay mas lalong natakot si Ezekiel at nagtago sa likuran niya. Huwag mong tinatakot yung bata. Paalalang sabi naman ni Sheena rito. Sino ka ba? Maid ka ba rito? Well, kung oo, wala kang karapatan na tanungin ako kung paano ko didisiplinahin yung batang yan. And besides, I'm his new mother soon kaya naman gagawin ko kung ano ang gusto ko. Sagot naman ito sa kanya. Naramdaman ni Sheena ang takot ni Ezekiel sa babaeng ito dahil sobrang higpit ng pagkakahawak nito sa kanya. Kaya naman ang ginawa ni Sheena ay binuhat na lang niya si Ezekiel at umalis sila sa sala. Buisit! Huwag mo nga akong talikuran! We're not done yet! Sigaw nito sa kanya pero patuloy lang si Sheena sa pag-alis habang buhat-buhat si Ezekiel na ngayon ay umiiyak pa rin. Buong maghapon na nasa loob ng kwarto ni Ezekiel si Sheena kasama ang bata. Lumabas lang siya kanina para kumuha ng lunch nila ni Ezekiel. Mabuti na lang at hindi niya nakita ang babae kanina. Hindi rin daw kilala ni Ezekiel kung sino yon, kaya naman walang alam si Sheena kung sino ang babaeng yon. Diyan ka muna ha, manood ka muna ng TV, kukuha lang ako ng foods natin. Paalam ni Sheena kay Ezekiel na ngayon ay nanunood ng cartoon sa TV. Tumango naman ito sa kanya kaya naman agad siyang lumabas sa kwarto ni Ezekiel para kumuha ng pagkain. Pagkatapos ni Sheena sa kusina ay hindi niya inaasahan na muli silang magkikita ng babae. Nakataas ang kilay nito sa kanya habang taas baba siyang tinignan nito. What are you doing here? Maarteng tanong nito sa kanya. Ayaw naman ni Sheena na makipag-usap dito kaya nilagpasan lang niya ito at hindi pinansin. Mukhang nainis naman ito sa kanya kaya nung malagpasan niya ito ay hinila nito ang braso niya. I'm still talking to you. Huwag mo nga akong talikuran. Hindi mo ba ako kilala? Tanong nito sa kanya. Hindi. Bakit? Pag-aaming sagot naman ni Sheena rito. Dahil totoo naman, hindi niya kilala ang babaeng nasa harapan niya ngayon. Ah, kaya pala. Well, para makilala mo ako, I'm Ezra, soon to be wife of Elijah at magiging new mommy ni Ezekiel. Pakilala nitong sabi sa kanya. Nagtaka naman si Sheena sa sinabi nito. Wala namang nasabi sa kanya si Elijah. Well, siguro hindi lang sinabi nito sa kanya. Wala naman si Elijah ngayon dahil pagising niya, hindi na niya ito naabutan pa. So, kung may plano kang agawin sila sa akin, umatras ka na. Hindi mo ako kilala. Sabi pa nito sa kanya. Hindi na lang sumagot si Sheena sa sinabi nito sa kanya. Wala naman siyang balak agawin dahil unang-una, wala namang namamagitan sa kanila ni Elijah. Narito lamang siya para kay Ezekiel. Yun lang yun. Matapos nitong magpakilala sa kanya, ay umalis na rin si Ezra sa kusina. Nang makaalis na ito, ay kumuha agad si Sheena ng pagkain at bumalik na sa kwarto ni Ezekiel. Pababa na si Sheena kasama si Ezekiel ngayon mula sa kwarto nito dahil gutom na si Ezekiel. Ngunit narinig ni Sheena na parang may nagtatalo sa ibaba. Kaya naman, hindi muna siya tumuloy sa pagbaba.
Buhat naman niya si Ezekiel kaya hindi siya nahirapan. Bakit may kasama kang babae rito? You're not even informing me. Talaga ba, Elijah? Kasama mo talaga sa iisang bahay yon? Rinig ni Sheena na sabi mula kay Ezra. Shut up, Ezra. You don't have right to question what I'm doing. Of course, I have a right. For God's sake, Elijah. I'm soon to be your wife and Ezekiel's new mother. Dapat alam ko lahat. Sigaw naman ni Ezra at parabang galit na galit ito. What are you talking about, Ezra? Anong asawa at bagong ina ni Ezekiel? Are you out of your mind? Walang tayo, Ezra. What? Bakit? Dahil ba yun sa babaeng yun? No way, Elijah. Akin ka lang. And I'll do anything para maging akin ka. Walang makakakuha sa'yo mula sa akin. Galit na sabi naman ni Ezra. Lahat ng yon ay narinig ni Sheena at Ezekiel. Kaya naman muling bumalik si Sheena sa kwarto ni Ezekiel. Ayaw niyang marinig ni Ezekiel na may nag-aaway, baka naman matakot muli ang bata at matroma. Habang nasa kwarto sila, ay napag-isip-isip ni Sheena na parang may mali na sa pananatili niya. Habang tumatagal kasi, ay nakikita niyang may mali sa bawat galaw ni Elijah sa kanya. Naging mas caring at sweet ito sa kanya, tapos may quality time na rin ito kay Ezekiel. Pero minsan naman ay kapag nasa work ito, ay halos late na rin ito umuwi. Pero bumabawi naman kapag weekends. Napagtanto na rin ni Sheena sa kanyang sarili na pati siya ay may mali na ring nararamdaman sa kanyang sarili. Naaalala niya kanina nung sinabi sa kanya ni Ezra na maging asawa siya ni Elijah ay parang nasaktan siya. Hindi lang niya pinapahalata yon. Ano tong nararamdaman ko? Tanong ni Sheena sa kanyang sarili. Mommy, are you okay po? Tanong naman ni Ezekiel sa kanya. Kaya naman ay napatingin si Sheena kay Ezekiel. Ngumiti siya rito bago sumagot. Oo naman baby, ayos lang ako, okay? Nakangiting sagot niya rito. I want you to be my dad's wife. Biglang sabi nito sa kanya. Kaya nabigla siya at nagulat sa sinabi ni Ezekiel sa kanya. Hindi niya tuloy alam paano sagutin ang sinabi nito. Kasi mukhang seryoso si Ezekiel sa sinabi nito sa kanya. Ezekiel, pagtawag niya rito. Please mommy, I want you to be with my dad. Pakiusap naman sa kanya ni Ezekiel. Nahirapan tuloy si Sheena paano niya sasabihin ito sa bata. Mukhang desidido ito sa gusto nito. Ngayong araw naisipan ni Sheena na umalis na sa bahay nila Elijah dahil ayaw niyang makagulo sa kung anong meron si Ezra at Elijah. Baka isipin pa ni Ezra na siya ang dahilan kaya hindi siya magugustuhan ni Elijah. Nakahanda na ang mga gamit niya para makaalis na siya. Hindi pa niya pinaalam kay Ezekiel o kay Elijah man lang. Dahil baka kapag sasabihin niya iyon, ay baka pigilan siya ni Ezekiel o ni Elijah. Pagkalabas niya sa kwarto niya, ay naghihintay pala si Ezra sa kanya sa labas ng kwarto. Mabuti at naisipan mong umalis. Hindi ka na pala kailangang sabihan. Sabi nito sa kanya. Akala ko kailangan ko pang gawin ang naisip kong plano para lang mapaalis ka sa bahay na ito. Sa totoo lang, you don't belong here. Dagdag pang sabi nito sa kanya. Hindi na lang ito pinansin ni Sheena at binitbit ang bag kung saan naglalaman ang mga gamit niya. Wait! Pagpigil na sabi nito sa kanya. Let me check your things first. Baka may dinala ka na hindi sa'yo. Sabi pa ni Ezra sa kanya. Nagpipigil naman sa galit si Sheena dahil kahit ganon ang katayuan ng buhay niya ay hindi naman siya ganong tipong tao na aangkinin ang mga bagay na hindi sa kanya. Wala akong dapat ipakita sa'yo. Sagot naman ni Sheena habang pinipigilan ang sarili niya sa inis. Well, let me check. Malay natin, may ninakaw ka. Sabi pa nito sa kanya na animoy parabang sinasagad ang inis niya. Akmang kukunin na ni Ezra ang gamit niya, pero biglang may isang tinig na nagsalita. Enough, Ezra! Sabi ni Elijah. You're not supposed to be here in the first place. Dagdag pang sabi ni Elijah. Kaya naman, ay napatingin si Sheena sa pwesto ni Elijah ngayon. Nakatingin din pala sa kanya si Elijah. Agad tuloy binawi ni Sheena ang tingin niya kay Elijah dahil sa tingin ni Elijah. Para kasi siyang nalulunod sa pinakailalim ng dagat dahil sa bawat titig ni Elijah sa kanya. What?
I can't believe you! Hysterical na sabi ni Ezra kay Elijah. You chose her over me? Gulat pang sabi ni Ezra. Sa reaksyon nito sa sinabi ni Elijah sa kanya ay hindi niya ito matanggap. Enough for your rants, Ezra! Seryosong sabi ni Elijah sa kanya. Tahimik at nakikinig lang si Sheena sa gilid habang nagkakasagutan sina Ezra at Elijah. I'm your girlfriend, Elijah! For God's sake! Bakit mo siya kinakampihan? Inis na sigaw ni Ezra habang sobrang sama ng tingin nito kay Sheena. Parang gustong kalbuhin si Sheena sa mga titig nito. Stop dreaming, Ezra! You're being delulu again! Walang tayo, okay? Hanggang kaibigan lang kita. Yun na yun. Hindi na magbabago. Sagot naman ni Elijah dito. If you can't accept it, then it's your choice. Wala na akong pakialam sa nararamdaman mo. Dagdag pang sabi ni Elijah. Hindi naman ito nagustuhan ni Ezra kaya mas lalo pa itong nagalit. Hindi ako papayag! Dahil ba sa kanya? Galit na sabi ni Ezra habang tinuturo si Sheena na tahimik lang sa gilid. If I can't have you, then no one can have you too! Sigaw ni Ezra at sinugod nito si Sheena na tahimik lang. Agad na sinabunutan ni Ezra si Sheena. Hindi naman nakagalaw si Sheena sa gulat kaya naman naabot ni Ezra ang buhok niya. Dahil sa ginawang pagsabunot ni Ezra sa kanya ay nagawa na rin niyang gumante sa pagsabunot. Ezra, ano ba? Pagpigil ni Elijah sa kanilang dalawa. Sa lakas ng paghawi ni Elijah kay Ezra ay natumba ito sa sahig. Wala namang pakialam si Elijah kung anong mangyari kay Ezra. All he cares is Sheena. Kung hindi ba ito nasaktan habang sinabunutan ni Ezra kanina. Hey, ayos ka lang. Sana masakit. Pag-aalalang tanong ni Elijah sa kanya. Habang si Ezra naman ay lalong nagalit dahil sa pagtulak sa kanya ni Elijah tapos harap-harapan pa niyang nakikita kung paano mag-alala si Elijah sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Ayos lang ako. Nauutal na sagot ni Sheena kay Elijah. Let's go! Pag-aya naman sa kanya ni Elijah. Kaya wala siyang magawa kung hindi ang sumama kay Elijah. Hindi na nga natuloy ang pag-alis ni Sheena sa bahay ni Elijah. Nang nalaman kasi ni Elijah na aalis siya, ay pinigilan siya nito. Don't mind Ezra. You can stay here again. Sabi sa kanya ni Elijah. Nasa sala pala sila ngayon. Umalis na rin si Ezra pagkatapos ang nangyari kanina. Mabuti na lang talaga at hindi nakita o nasaksihan ni Ezekiel ang nangyari kanina. Baka matakot pa ito. Huwag ka nang umalis. Sabi pa ni Elijah. Hindi pwede, Elijah. Kailangan ko nang umalis. Siguro, sapat na yung pananatili ko rito. Kailangan ko nang bumalik sa amin. Sagot naman ni Sheena kay Elijah. Di ba pwedeng dito ka na lang? Tanong pa ni Elijah sa kanya. Panigurado akong hahanapin ka ni Ezekiel kapag aalis ka rito. Dagdag pang sabi ni Elijah. Hindi alam ni Sheena kung paano sasagutin si Elijah pero gustong gusto na niya talagang umalis. Nahihirapan tuloy siyang magdesisyon kung aalis ba siya o hindi. Sorry, Elijah. Alam kong malulungkot si Ezekiel kapag aalis ako. Pero hindi talaga ako dapat narito sa una pa lang. Paliwanag na sagot ni Sheena. Dahil sa akin, nagkagulo kanina. Lumapit agad sa kanya si Elijah at hinawakan ang kamay niya. No, it's not your fault. Walang may kasalanan sa nangyari kanina. Kung may sisisihin man tayo, ako yun, hindi ikaw. Sabi pa ni Elijah sa kanya. Pero buo na talaga ang desisyon ni Sheena na aalis. I'm sorry, Elijah. Buo na ang desisyon ko. Aalis na ako. Sagot niya kay Elijah at binawi ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Elijah. Bagsak naman ang balikat ni Elijah sa sinabi ni Sheena sa kanya. Ayaw niya sanang umalis si Sheena dahil hindi lang si Ezekiel ang malulungkot kapag nagkataon. Pati na rin siya ay malulungkot. Kinuha na agad ni Sheena ang gamit niya at umalis na sa bahay ni Elijah. Balik na naman sa dati si Sheena na nagtitinda ng gulay sa loob ng palengke. Naamin na rin niya sa kanyang sarili na habang nasa iisang bahay sila ni Elijah ay minahal niya ulit ito. Sa katunayan, kahit naghiwalay sila noon ay hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya kay Elijah. Mas lalo pa nga niya itong minahal nang muling nagtagpo ulit ang kanilang landas. Ang taray naman, bestie!
sa dinami-dami ng tao sa mundo ang magulang pa ni Ezekiel ay yung ex mo. Sambit sa kanya ni Dana na ngayon ay kasama niya na nagtitinda ng gulay. Kaya nga eh, hindi ko inakala na makikita ko ulit siya. Sagot naman ni Sheena habang nagsusukli sa binayad nang bumili sa kanya ng gulay. Heto po yung sukli niyo, ma'am. Salamat po sa pagbili. Sabi pa ni Sheena sabay abot ng sukli nito. Parang meant to be talaga kayo, bestie. Akalain mo, after 6 years muli kayong nagkita tapos it happens pa, nakilala mo ang anak nito. Kilig na kilig namang sabi ni Dana sa kanya. Meant to be ka riyan. Kunwaring naiinis na sagot niya sa kaibigan, pero sa totoo lang ay kinikilig din siya pero ayaw lang niyang ipahalata sa kanyang kaibigan. Sus, aminin! Hoy, pinagsasabi mo, wala akong aaminin, no? Well, if that's so, ako na lang ang aamin. Nagulat na lang si Sheena nang may nagsalita sa harap nila. Mommy! Rinig pang tawag sa kanya na mas ikinagulat niya lalo. Hindi kasi siya nakatingin sa mga taong dumadaan sa loob ng palengke dahil kausap niya si Dana, kaya hindi niya napansin na may huminto pala sa harapan ng stall nila. Sheena! Pagtawag sa kanya ni Elijah. Yes, it was Elijah Montemayor kasama ang anak nitong si Ezekiel. Nasa loob sila ng palengke ngayon sa harap ng panindang gulay ni Sheena. Sheena Gamboa. Pagtawag pang sabi sa kanya ni Elijah. Narito ako ngayon para aminin sa iyo na hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. Hindi agad nakasagot si Sheena sa kanyang narinig habang si Dana naman sa tabi niya ay kinikilig dahil sa nakita niyang eksena ngayon. I'm here to ask you again na pwede ba ulit kitang ligawan? Tanong sa kanya ni Elijah. Speechless naman si Sheena sa nangyari. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso at tila hindi niya maibuka ang bibig niya para sumagot kay Elijah. Yes na, mommy! Sabat naman nasabi ni Ezekiel sa kanila. At dito napangiti at tawa na lang si Sheena kahit kinakabahan din siya sa nangyari. Pero kalaunan ay tumango rin siya para ipahiwatig na pinapayagan na niyang muling manligaw si Elijah. It's a yes? Paninigurado pang tanong ni Elijah sa kanya. Yes na yes. Sagot naman ni Sheena rito. Sa wakas, nagkaroon na rin siya ng lakas ng loob magsalita. Matapos niyang sabihin yon ay lumapit sa kanya si Ezekiel. Babalik ka na po ba sa bahay, mommy? Tanong sa kanya ni Ezekiel. Kaya napatingin si Sheena sa kanyang kaibigan na si Dana. Tumango lang din ito sa kanya at ngumiti. Nagpapahiwatig na pumayag na siya, habang si Elijah naman ay naghihintay sa sagot niya. May magbabago ba kapag hindi ako pumayag na bumalik sa bahay mo? Tanong naman ni Sheena kay Elijah. Ngumiti naman ito sa kanya bago siya sinagot. Wala, dahil whether you like it or not, uuwi ka pa rin sa bahay natin. Sagot ni Elijah sa kanya. Kilig na kilig naman sa gilid si Dana habang si Sheena naman ay sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Ramdam din niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Kalaunan ay hindi na rin nakatanggi si Sheena. Pumayag na rin siyang muling bumalik sa bahay ni Elijah. Nakabalik na nga si Sheena sa bahay nila Elijah at sa pagbabalik niya ay wala na yung kabang nararamdaman niya. Gabi na pala at nakatulog na si Ezekiel dahil sa biyahe. Nasa sariling kwarto na nga ito natutulog, habang sila naman ni Elijah ay nag-uusap pa sa sala. I'm sorry pala. Sabi sa kanya ni Elijah. Sorry saan? Sorry for leaving you 6 years ago na walang pasabi. Sabi pa nito sa kanya. Agad namang naalala ni Sheena ang biglang pag-iwan nito sa kanya nang walang explanation. It wasn't my intention na bigla kang iwan that time. Naipit lang ako sa sitwasyon. My brother and his wife got an accident that time and they're dead on the spot. Paliwanag nito sa kanya. Nagulat naman si Sheena sa kanyang nalaman. Halos hindi siya makagalaw sa kanyang pwesto ngayon. Naghihintay sa susunod na sasabihin ni Elijah. It happened na. Naaksidente ang kapatid ko at asawa niya. Tapos namatay sila sa aksidente na yun. At naiwan lang ay si Ezekiel. He was months old that time. Mas lalong nagulat si Sheena sa nalaman at kalaunan ay napaluha rin siya.
Ito kasi ang hinintay niya noon na explanation ni Elijah kung bakit bigla na lang itong nakipaghiwalay sa kanya nang walang dahilan. Ito pala ang dahilan niya. Hindi akalain ni Sheena na ganito pala kabigat ang dahilan ni Elijah. Pero past is past. Nangyari na ang lahat. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Elijah. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. Tanggap pa rin kita and besides, nangyari na yon. Kalimutan na natin ang tapos na, okay? Sagot naman niya kay Elijah. Magsimula na lang tayo ng bago kasama si Elijah. Sabi pa niya rito. Thank you. Sagot naman ni Elijah sa kanya. Thank you at binigyan mo ulit ako ng chance para muling pumasok dyan sa puso mo. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Bigla na namang naalala ni Sheena nung minsang nalasing si Elijah. Siya pala ang sinasabing magagalit kapag may humawak kay Elijah. Siya pala ang sinasabi ni Elijah. Napangiti na lang si Sheena kay Elijah. Malayon, ano ka ba? Sabi naman ni Sheena. I love you, Sheena Gamboa. Mahal kita. Sobra-sobra. Sabi pa ni Elijah sa kanya at hinalikan siya nito sa noo. I love you too, Elijah Montemayor. Sagot naman niya at napangiti. Napatunayan ni Sheena sa kanyang sarili na kahit paghiwalayin pa sila ng tadhana, kumpara talaga kayo sa isa't isa, kahit ilang taon pa ang lumipas, gagawa pa rin talaga ng daan para muli kayong magtagpo. At ganito nga ang nangyari sa kanila ni Elijah. Nagkahiwalay man, pero muling pinagtagpo ng tadhana para muling ipagpatuloy ang naudlot nilang pagmamahalan. Wakas. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Inday Series. At dahil dyan, shout out to Mary Chris Balanay from Calamba, Laguna, Maria Lazaro from Luna Borgos, Ilocos Sur, Joseph Villaruel from Bulacan, shout out din to Linda in Australia from Evelyn in Houston, Texas, Rene Somodio from Coronadal, South Cotabato, hello din to Marilyn Gaboy from Nueva Ecija, Joel Agravante from Riyadh, KSA, Bea Amboy Mix Vlog from Rome, Italy, at Joan Princilia from Hong Kong. Hanggang sa muli po, ingat!